Hi guys, andito tayo ngayon sa bahay ng mama ko para i-install itong Baron Digital TV Receiver. Tapos, itry natin ang kanyang Wi-Fi adapter kung gagana ba dito sa old TV na sinasabi nating CRT. Yan, try natin to. So, install na natin guys, ilabas natin tong mga yun na yan, nandito sa box. Yan. Labas natin lahat ha. Yan. Tapos ito yung unit, di ba? Yan, ito yung unit. Kumpara natin dito sa TV Plus. Ito yung last na nabili ko na TV Plus. Ito yung pinaka-latest na release nila bago sila nag-close o nagsara. Yan. Ito yung Baron Digital TV Receiver. Ayan o. Maliit lang siya. Tingnan natin sa taas. Ayan, di ba? So, sobrang liit lang nitong Baron Digital TV Receiver. Ayan. So, pag-install nito guys is, ayan yung STB or unit mismo or sinasabi natin si Tab Box. Yan, tapos labas nitong RCA cable. Ito ang gamitin natin guys kasi yung TV na to is walang HDMI. So, ito yung gagamitin natin. So, saksak natin sa likod. Yan, so color codings ito. Yan, so ang red is saksak natin sa red. Tapos itong yellow. Tapos itong white dito sa white. So, ayan, nakasaksak na siya lahat. So, ang kulang is itong power adapter. Ayan. Hanapin natin yung dulo. So, ito yung dulo. Ayan, saksak natin dito. So, ayan, nakasaksak na siya, guys. Meron na tayong nakasaksak na RCA cable at saka power adapter. Ang next natin isaksak ay yung antenna. Itong antenna na to guys, hindi ko nagagamitin kasi ang bahay ng mama ko is nasa first floor lang. Kaya itong antenna na to, mahirap sumagap ng signal kasi nga indoor lang siya. So gamitan natin ng Baron. Gamitin natin na Baron is itong gamit nila sa TV Plus noon. So hugutin natin. So yan, nahugot na natin. At saka dito natin isaksak sa Baron Digital Receiver. So, itong gamit ko guys, yan o, makapal ito ha. Sobrang kapal ito. Yan. Ito yung Baron Receiver Link or BRL. Pakita ko sa inyo mamaya. Saksak muna natin. So, ayan. Saksak na natin. Tsaka i-position natin siya sa tamang position. Yan. Tapos hanapin natin RCA cable. So, ayan. So, ito yung RCA cable, guys. Lagay natin dyan para sa likuran ng TV. So, ang Baron Receiver Link o BRL, guys, is ito yun, oh. Hindi masyadong kikita. Pero ito yun, oh. Yan. Makikita nyo dyan. Yan yung BRL. Binili ko siya ng 799 yata yun. O 699, kalimutan ko na. Yan. So, yan yung BRL na gamit ng papa ko. Binili ko siya sa Shopee. Yan. So, dito na tayo guys sa likuran ng TV. Yan. Yan. So, itong nakasaksak dito is ito yung sa nakasaksak sa dito na ha. Nakasaksak dito sa TV Plus nila. Yan. So, ito is tanggalin natin kasi nga sa TV Plus pa to. Yan. Color codings din pagkasaksak nyo. Tsaka ilagay natin itong sa Baron na RCA cable. Wait muna. Dapat red. Yan. Tapos yellow. Yan. Tapos swipe.
So ayan guys, nakasaksak na siya. Ito yung direct sa TV to ha, wala na to. Kasi nga ang gagamitin natin is yung Baron Digital Receiver. Yan, itong dati kong TV Plus na binili yan, on meron ding HDMI yan. Yan. Diba? So ready na siya. Meron na siyang RCA dito sa likuran ng TV. Tsaka nakasaksak na din dito sa Baron Digital TV Receiver. Tsaka itong adapter is nakasaksak na din. At tsaka meron na tayong antenna. Nakasaksak na din pati antenna. So punta na tayo dito. Saksak natin itong adapter. Power adapter. Tsaka yung saksakan dito sa TV. Saksak na din natin. Yan. So, ang TV is naka-power on na. At saka itong Baron Digital TV Receiver is naka-power on na din. So, on natin yung TV. Yan. Tayo nating may lalabas. Ayan. Ito yung ano. Yan. Yan yung analog guys, no? Makikita nyo dyan. Sobrang pangit ng reception. So, lipat natin sa Baron. So, yan guys. Kung titingnan nyo dyan, may nakalagay dyan na install. So, set up natin. So, dito sa baba, kunin natin yung yan. Kunin natin tong remote control ng Baron. So, set up natin. Dito tayo agad sa next. Piliin natin yan agad. Yan. Tapos dito tayo sa pinaka baba. Yan o. Start search. Yan. Piliin natin yan. Tapos magsi-search na yan. At hintayin lang natin matapos. So yan guys. May na-scan na siya. So, yan. Tapos na siya mag-scan. So, ulit, yung GMA is hindi makuha kasi nasa channel 37. Para makuha yon, pindutin nyo lang tong menu. Yan, yan yung sira sa beam ha, hindi yon sa Baron. Sa beam yon. Sa kanilang channel. Tapos, punta kayo sa manual search. Ito na para makita. Yan. Tapos dito sa frequency guys, dapat lagay nyo dito is 611143. Yan o. Yan yung frequency ng channel 37 na GMA. Tapos pagkatapos nyan is click nyo yung OK. Tapos scroll nyo sa baba. Dito sa start search. Yan. Tsaka magsi-search na yan para makuha yung GMA. Yan. Kuha na siya. Tapos exit natin. Yan. So ito na yung GMA. So kumpara natin yung GMA sa analog ha. Pindutin nyo lang itong source. Yan. Ito yung analog. Yan. Sa taas merong nakalagay na yan. Yan. Pangit reception, di ba? Pangit ng reception niya. So balik natin sa Baron. So, yan yung reception sa Baron. Diba? Sobrang linaw. Yan. Sobrang linaw na niya. So, tapos na tayo mag-install sa Baron, guys. Try natin tong Wi-Fi adapter niya. Kasi mayroong nagtanong kung pwede ba din daw dito sa o mapanood ba daw ang YouTube dito sa mga naka-CRT gamit itong Wi-Fi adapter. So, saksak natin siya. Dito pwede rin. Kahit saan dyan. Try natin dito ha. Saksak muna. Nakasaksak na siya. Tapos meron nakalagay dyan na Wi-Fi device is inserted. So, kunin natin yung remote.
Tsaka pindutin tong menu. Yan. Tapos dito tayo sa ano, gear icon na sa taas is settings. Pindutin natin ang okay. Tapos scroll down natin, tapos Ethernet config. Yan o. Tapos config. Yan. So hintayin natin. Yan. So merong mga wifi connection dito, no? Ito yung mga nasasagap niya. Yan. So piliin natin to, kasi ito yung wifi dito sa bahay ng mama ko. Yan. Tapos ayan o, may napakita na dyan. So enter lang natin yung password. Piliin natin yung password tsaka pindutin yung okay. Yan. So dito is dapat yung enter yung password ng inyong wifi. Okay, so enter ko muna guys. So ayan guys, nalagay ko na yung password ng wifi dito sa bahay. Tapos pindutin ko lang tong blue na button dito sa remote. Yan o. Tapos para ma-confirm na siya. Ayan. Tapos mayroong nakalagay dyan, ganyan. Tapos scroll down nyo. Tapos piliin yung link. Ayan. At maghintay. So ayan, connected na siya. Ayan. Wait natin siya. Ayan, connected na, diba? Ayan o. So success na. So pwede na tayo mag-YouTube. Exit natin. Tapos exit, exit ulit. Yan. So dito tayo sa parang yan o, USB port na icon. Tapos pindutin natin itong OK sa remote. Tapos piliin yung online video. Yan o. Tapos click OK. So ayan. Pakita natin. Yan. Ito yung YouTube. So dito meron pang mga vacant, no? Yan. Dami pang vacant yan. Pwede pa silang mag-add siya na VU. VU ba yun? O basta yung VIU. VU yata yon. Kasi meron dito sa remote. Ayan. VU nakalagay. Tsaka YouTube. Ayan. So, itong VU, pwede nilang i-add dito. Sa ngayon, hindi pa o wala pa naka-add dito. Kasi meron nakalagay sa manual. Tingnan natin sa manual ha. Na sa next update para nila ilalagay yung VU. Tingnan natin dito sa manual. Ayan. Diba? Ito. Please note, video might not be available initially but can be added using software upgrade. Ayan. So, malinaw yan. Kaya dito sa ano online video nila is wala pang video. Kahit pindutin nyo yung nasa remote na video, walang mangyayari kasi hindi pa nakalagay dyan. So, pindutin natin itong okay. Yan. So, sa nagtanong, dito natin matitingnan kung magpi-play ba siya talaga. Yan o. So, meron tayong kapamilya dyan, DCMM, at saka marami pang iba. So, piliin natin itong kapamilya online. Pindutin natin okay, at saka maghintay. Guys, kita naman natin o. Diba? Na-play siya. Pwede. O, kapamilya online yan. Naka YouTube. Tapos pag back niyan is recall. Yan, para bumalik dito doon sa mga choices. Diba? Yan. So ulit guys, para sa shortcut, ito yung nasa remote. Pindutin nyo lang tong YouTube or video kung meron ng video. Yan. Tutok natin dito sa baron. Yan. So, yan yung shortcut ha. Try natin mag-search dito. Pindutin natin itong red button. Kasi dito sa ano, search yan. Yan. Red button, search, tapos pindutin natin ng okay. Yan. So, meron lalabas dyan. So, halimbawa, Chuchu TV. Yan. Tsaka pindutin natin itong play button para sa enter. Tutok natin dyan para mag-search na siya. Yan. Pasensya na sa ano, video kasi kapag si RT ganyan talaga.
Parang may alon-alon. Yan yung Chuchu TV. So, try natin mag-play nito. So, ayan, na-play siya, guys. Diba? Ayan. Kita nyo naman, na-play siya. So, pindutin natin tong recall ulit para bumalik. Baka makapiright ulit ako. Ayan, recall. Ayan, parang balik dito sa choices. So, exit natin. Confirm. Tapos, try natin tong video. Ayan, oh. Video yan, nasa baba ng YouTube. Yan. Kapag pinindot natin yan, guys, tutok natin dito, walang mangyayari. Yan. Kasi nga, yung video, hindi pa na ilagay sa update nito. Baka sa susunod raw na update. Yan o. Kahit ano pindot natin. Okay? So, next, guys, is itong USB. Yan. Flash drive. Saksak natin dito sa... Hugutin na natin ito, ha? Kasi tapos na ito. Tapos, saksak, ayan, meron nakalagay na Wi-Fi device is disconnected. Tapos, saksak natin tong USB dito. Ayan, ah. Pwede sa likod, pwede din dito. Ayan. So, may, sa, ano, ayan, has found storage device, di ba? So, pindutin natin to, pwede dito, may nakalagay naman dyan na USB. Yan, oh. So, pwede din dito sa menu. Nasa sa inyo na yan. Yan, menu, tapos dito sa pinakagilid, tapos multimedia. Yan, oh. Diba? So, makikita nyo na yan. Pasensya na sa pakurap-kurap, ha, kasi ganyan talaga kapag naka-CRT TV. Tapos, pindutin natin tong okay. Yan, pili tayo ng mga movies. Pacific Rim. Yan, tapos ito. Yan. Tapos, oh, ayan. Diba na-play siya? Na-play yan. Kikita nyo. Pacific Rim yung ano. Diba? So, try natin forward. Iganyan ko lang, ha, kasi baka makapirate ako. Ayan, ha. Na-play talaga siya, guys. Kahit na kasi RT TV tayo, diba? Ayan. Wait natin ng konti, ha. Iganyan ko lang sa gilid. Baka makapirate ako. Ayan, ha. Diba? Ayan, sa movie yan. Ayan, pause na natin. Hanap tayo ng iba. Ayan. Tapos, recall. Hindi pala recall. Exit talaga. Tapos, hanap pa tayo yun, ha? Ito, Jurassic Park. Yan. Ito yun. Yan, oh, naka BRP, RIP. Yan. Tingnan natin kung ma-play ba. Yan. Di ba na-play? Play yan. So, ulit, gamit itong Baroon Digital Receiver at saka itong USB flash drive natin. So, pause na natin. Baka makapirate ako. Yan. Tapos, exit. Exit talaga. Yan. So, yan, guys. Nakita natin na sa CRT TV is pwede gamitan ng Wi-Fi adapter at saka pwedeng gamitan ng USB flash drive para mapanood yung mga movies sa ating nakalagay sa USB, di ba? So, yan lang, guys, about dito sa Baroon Digital TV Receiver na pwede talaga siya sa mga old TV na naka CRT. Okay, guys? Yan lang po. Bye-bye.